We're back. I'm back again. Kamusta? Oh my God. Medyo ang tagal ng interval ng last upload ko ha. And welcome to my Kalmado shirt. Kalmado lifestyle. Actually, na-influence lang ako nung isang friend ko sa Pinas. Nung friend ko sa Pinas, tapos sabi niya, try namin bumili ng shirt. So, bumili kami ng shirt. Nagpa-couple shirt kami. Actually, not couple. Triple shirt kaming tatlo. And we're Kalmado. Calm. Let's all be calm. Kalmado lang dapat. Huwag tayong kabado. Okay. Kalmado. Kalmado lifestyle baka naman. Hindi, joke lang. And by the way, kasi wala talaga akong plan. Ito naman, don't worry, hindi ako magre-real talk. Wala akong titirahing tao. Wala akong aawayin. Kalmado lang tayo. Hindi, ano lang. Kagabi kasi, ilan, siguro mga 4-5 na friend ang nag-message sa akin. Tapos nagtanong, sabi, bakit wala kang upload? Bakit wala kang nilalabas na vlog? Sabi ko, hindi kasi kakabalik ko lang from Pinas. Nagbakasyon ako. Tapos sabi, tapos parang nagtanong na, okay ka na ba? Kasi diba, parang yung last na in-upload ko is medyo masakit. Medyo ano tayo doon, mabigat. Medyo hindi tayo kalmado doon. Pero, no. Now, gaya nga sabi ko, wala tayong titirahin, wala tayong awayin, relax. We're so relaxed. Wala tayong awayin ngayon. Di ko lang sa mga susunod na araw. Charot! Hindi. may nagtanong sa akin, wala akong upload guys. Kasi po, nagbakasyon ako sa Pinas. Na-busy ako, nag-recharge ako. And, pagbalik ko, work. Kalituloy ang work. And then, may nagtanong sa akin kagabi, kamusta na daw ako? Kamusta na yung puso ko? Okay naman siya. Lalaban. Okay, hindi para maapektuhan sa mga bagay-bagay. Actually, umupo ako dito, wala akong idea anong topic. Wala talaga. Pero, just now lang nag-pop up siya. Mga ganun, may mga pagpapop up. By the way, ang haba na ng hair ko. Medyo humaba na siya. Charotero. Wala naman silang pakialaw. And, so na-realize ko, sabi ko kanina, wala talaga ko idea kung ano ko gagawin ko. Gusto ko lang maglabas ng vlog. Kasi, may mga ilan nga na nagtatanong. Even sa comment section ko, may nagtanong na bakit wala akong update. So, sabi ko, ay, hinahanap din pala nila ako. Buti pa sila, hinahanap ako. Nakakaloka. And anyways, sabi ko, okay, mag-story time na lang ako regarding sa naging vacation ko nung sa Pinas. Okay, February 7, nag-travel ako pa Pinas. Around 2 o'clock in the morning yung flight ko. So, parang dito, February 6 pa lang, umalis na ako dito ng around 9:30 kasi medyo malayo yung airport dito. And then, Pinas na ako ng around February 7, if I'm not mistaken, ng 3:30. Okay. Story time tayo, hindi tayo real talk. So, kalma lang dyan. Ikaw, kumalma ka. Hindi kita titirahin. Kasi sobrang affected talaga. P? Okay. So, 3:30 pa lang ng hapon, nasa Pinas na ako. So, wala lang, gusto ko lang i-share yung story ko. And then, after noon, umuwi ako sa bahay. Actually, wala silang ganun na idea na pa-uwi ako. Medyo may konting twist.
And then noon, pagdating ko sa bahay, naglapag lang ng gamit, sinundo ako ni ex-partner, ng ex-partner ko. Okay. And then, after noon, nag-drop lang kami sa bahay, binaba yung mga gamit ko. And then, sinundo na namin sila. May dala kami sa sakyan. Sinundo na namin sila, Mudrabels, mga family, and then, go straight kami sa Tagaytay. Kasi sabi ko talaga, first things first, gusto ko magbulalo. Bulalo na hindi basta-basta bulalo. Bulalo ng Tagaytay talaga. Cravings, kaya lang, hindi siya craving satisfied. Here's the deal. Nasa mid na kami ng biyahe namin. Imagine may ulan-ulan pa ng gabi na yun. Sobrang gutom na kami. Tapos, itong mabait kong driver, ex-partner ko, gentry na yata kami. Nung malapit na konting kembot na lang, nandun na kami. Oh my God, na-realize niya, wala siyang dalang lisensya. So, hype na hype pa naman siya magmaneho. Diba? Hindi ko naman siya pwedeng saluhin na mag-drive. Kasi wala din ako lisensya kasi ano siya, expired. Tapos, first things first pa. Ang daming sagabal. Pagdating doon, sabi, ay, nakakaasar talaga. Medyo na-disappoint ako ng very, very late na nagigil ako talaga. Kasi, alam mo yung bulalong-bulalo ka na. So, ang nangyari is, bumalik kami. Wala kaming choice. Bumalik kami. Ang nangyari, naghanap kami ng Pasamgyu near Cavite. Sarado naman na kasi mga 10-11 na siya. So, ang ending, binagsakan namin is sa Max sa Rojas Boulevard. Wala kaming choice. So, yun yung first day ko. Though masaya naman kasi I'm with the family. Iba yung feeling na, here's the deal guys. Being an OFW, kalmado tayo. Being an OFW, sobrang ibang impact sa amin yung makauwi ka ng Pinas. Ako, yung 1 week ko, sinulit ko talagang tuloy-tuloy siya. Yung 1 week ko, sinulit ko siya, walang hassle, in-enjoy ko lang. Though may mga nagpakaba, may mga konting hindi nagpakalmado sa amin, sa akin, at may konting mga konting glitch, mga ganun. Most of the time na nagstay ako sa Pinas, yung 1 week ko, sinulit ko na kapag recharge ako. Super recharge ako. Recharge talaga. And after nun, sabi ko, okay, ready to work. Though, ang pinakamahirap, guys, is yung pagbalik. Ang hirap. Sobrang hirap. As in, one tanga. As in, nagwawala ako sa airport. Iba yung iyak ko sa airport talaga. Hindi ko na-elaborate kung anong iyak ang ginawa ko, kung paano ako umiyak. Akin na lang yun. At kay Julie Ray na lang. Actually, hindi ako nagpahatid sa family. Ang naghatid lang sa akin is si ex-partner pa rin. Diba, nakakataka. Maybe yung iba nagkataka. Actually, may konting slate ng kwento tayo. Yung friend ko rin is from Taiwan. Nakabakasyon din siya ng time na yun. Same community kami. Though medyo magkaleo. May mga tao daw na nawi-weirdohan sa setup namin ng ex-partner ko. Why? Kasi bakit daw nakikita na magkasama kami? Bakit okay kami, wala kami? Kasi parang hindi kasi tanggap sa lipunan. Hindi naman sa totalitang, hindi tanggap. Hindi lang talaga unrealistic daw, sabi ng friend ko, na yung setup namin ng ex-partner ko is super ganun pa rin kami, super okay pa rin kami. Nakala mo hindi kami naghiwalay. Though talagang naghiwalay kami. Wala kami. We broke up. Kaya lang, ito kasi ang hirap din sa mga Pinoy. Na, tanong daw tanong sa kanya, nagtatanong, sabi ko, dumating pa ako sa point, sabi ko, magpapa-press conference na ba ako? Kasi ang dami daw nagtatanong na, hiwalay ba sila? Bakit parang hindi naman? Bakit magkasama pa rin sila? Bakit parang ganito? Bakit parang ganyan? Tapos nakikita na, siya yung nagdadrive sa akin, siya yung lagi kong kasama with the family, siya yung, in short, driver. Hindi, charot.
Ang akin, hindi, ang ano lang kasi is that, okay, maybe ito na rin yung maganda opportunity, magamit ko tong vlog para sa inyo. Okay, ang nangyari kasi is wala naman kaming away. Okay, na-realize lang talaga namin na siguro medyo pakalmahin natin yung mga sarili natin. Okay, wala kaming away, hindi kami nag-away, never kami nag-away. Ang nangyari lang is we've decided na tanggalin yung label. Tanggalin namin muna. Parang enjoy lang namin yung kung ano yung meron kami ngayon. Enjoy namin yung paligid. Enjoy namin yung isa't isa. Okay, pero ayoko mag-talk about love life ngayon. Gusto ko mag-talk about my vacation. Pero I'll be doing separate vlog video about mga naging hangouts ko. Kaya lang, most of that is baka picture-picture lang yung ilabas ko kasi wala akong video. Picture-picture. Speaking of picture-picture, kung maglalabas man ako ng mga picture in my next vlog, walang magre-react. Wala. Ikaw. Wala kang pakialam kung ano mga ilalabas ko mga picture. Okay. Sobrang ano eh. Gigil na naman ako. Kalmado. Dejak lang. And then yun. And then the next day, sobrang sulit ko naman talaga siya. The next day is I went out with my friends. Nag-video. Okay kami. Kantahan to the max. At ang malupit dyan is around 2 o'clock yata. Nagbanlaw kami. As in mga nakainom na talaga. Nag-sing along. Ganyan. Nakainom. Tapos nagbanlaw. Na-realize na sabi. Napagkasan din namin magbanlaw. Magbanlaw. Literal na banlaw. Nagbanlaw kami sa Batangas. Naligo kami. Mga walang damit. Ang nangyari, pinahiram kami nung may-ari nung floating balsa. Sa may... Saan ba yun? Masasaya tayo. Hindi ko paalala talaga. Tulog ako nun eh. Siguro dun yun kasi may floating balsa. So, nag-rent kami noon. Tapos mabait naman yung owner kasi pinahiram kami nung mga damit. Ako kasi hindi ko na kinaya. Sumasuko din naman ako. Kasi lasing na talaga ako noon. Natulog lang ako dun sa may... Una sa lamesa. Kaya lang, naiingayan kasi ako eh. Charot. So, lumipat ako dun sa parang room. Okay, I'll be posting sa video talaga. And then, yun, nagbanlaw. Literal na banlaw. Naligo nang wala sa oras. Bigla ang swimming. Wala eh. Iba trip namin. And then, after noon, the next day, visit with the close friends. Close friends talaga. The next day, visit with the close friends. Anyan, banding-banding. Yun. Iba yung ngiti, may laman. Ilalabas ko rin ba? De joke lang. May kinakabahan! Tama! De joke lang. Hindi, after that, tapos nag-dinner at lunch with the family, and then after that, yun, visit with the close friends. Actually, feeling ko nga, nanaba ako talaga. Kasi iba yung pagkain Pinas. Iba talaga. Sobrang iba. Tapos, after talagang, umiyada naman ako doon, sunod-sunod na araw na yun, na puro inom. Namiss ko yun eh. Namiss ko yun. Sobrang namiss ko yung lifestyle ko. Namiss ko yung ganun. With friends. At saka super na-enjoy ko yung vacation ko kasi napakalma yung utak ko. With my friends. And then, dinner with friends then. And then, inom din. Tapos, coffee with my friend. Yun. Ayun ang pinaka nagustuhan kong bani is yung nagko-coffee kami. Kwentuhan over something. Ayan. And mga ano-ano lang. Mga panglalait sa ibang panglalait talaga. De joke lang. Kwento-kwentuhan. Confession over coffee. Tama ba yun, Mace? May mga naganap na confessions over coffee. Kaming dalawang kaibigan. And catching up. Ayun. And ang pinakamahalaga talaga dyan is yung catching up. Tama ba yun, Mace? Siya lang ba yung naka-catching up ko?
No, catching up with family and friends. Wala eh. Then, ang pinakamahirap na part, being an OFW, is yung aalis ka. Sobrang hirap. Pero makikita mo sa aura, mapifeel mo naman na na-recharge ako. Super na-recharge ako. Na pagbalik ko dito, okay, ready to work, back to work. Ganun. And then, one thing na I'll be thankful for, kasi hindi lahat nagkakaroon ng chance na makauwi kahit yung 1 week lang. Yung 1 week na yun, sobrang importante sa akin. Yung 1 week na yun, parang 1 month na siya sa akin eh. Ganun yung feeling ko. And yun, basta ang masasabi ko lang, yung pag-uwi kong yun, very meaningful, very memorable. Hindi ko na i-elaborate kung bakit meaningful and memorable. Alam na nila yun. Naiintindihan na nila yun. Okay. Gusto ko mag-real to ka talaga eh. Bunga nga ako na naman eh. Kaya lang binipigilan ko eh. Okay, may gusto ko sagutin. One time. One thing lang. Somebody asked me. Sabi niya kasi, vlogger ka, dapat on the spot makakasagot ka. Dapat on the spot iikot yung utak mo. Kasi vlogger daw ako. Nag-vlogger ka, sabi niya. Tignan na niya ako. What is love? My God, ang lola mo na pa. What is love nga ba? Okay, what is love? Love is, kasi for me, love is being selfless. Hindi mo iisipin yung sarili mo. Ayun ako ah. Kasi iba self-love eh. Self-love. Pero for me kasi, what is love? Ito yung love. Love is yung tipong kahit masakit na, kahit sobrang sakit na, pero kapag nararamdaman mo na kahit 1% may pinanghahawakan ka, lalaban ka, okay? Yun yung love. Yung love is yung kahit paulit-ulit ka niyang sinasaktan, pilit mo siyang iniintindi, pilit mong hinahabaan yung pasensya mo, pilit mong iniintindi yung mga flaws niya, yung mga pagkukulang niya, yung mga sira ng ulo niya, yung toyo niya, yung topak niya. That's love. Love is yung yayakapin mo yung mga pagkakamali niya. Love is yung yayakapin mo yung mga negative with him. Though I'm not saying na I'm perfect. Pero kasi for me, yun yung love eh. Yung willing kang yakapin yung mga imperfections niya. Okay, yun yung love for me. Love is having the best of everything. Na willing mong yakapin yung mga imperfections niya. Na lahat gagawin mo para lang maintindihan siya. Pero kapag sobrang masakit na, tigil. Okay? Yun lang. Sumagot lang ako. Kasi nagtanong sa akin, may nagtanong sa akin na on the spot ako. Sabi ko, ibablog ko. Sabi niya, okay, sige. So, ito na po yung sagot ko sa nagtanong, what is love? Love is you're willing to embrace his imperfections no matter how and what. Especially no matter how painful it is. So, for me, that's love. Okay, guys. Thank you for watching.